girl Ara back again with another video. If kakarating mo lang sa channel ko, welcome! I'm Ara Bertuccio, a veterinary student from UPLB, 6th year, and hopefully makagraduate soon. So far, nagulat ako sa reaction nyo dun sa video ko about kay Jelly at yung sila dog niya si Chicken. And I was like, whoa! Ganun pala kadami ang interested about that topic. Ang bago nating re-reactan ay si Mommy Tony Fowler. Wherein, actually guys, pinanood ko na ulit to kasi... Oh my God, 40 minutes naman to. Akala ko mahaba na yung kay Jelly, mas mahaba pa pala to. It's about her dog named Bugnot. Well, hindi lang kay Bugnot, actually lahat ng aso niya. Tapos, lahat ng aso niya nagkaroon ng distemper. So, simulan natin. Hi mga besi ko, this is Mami Tony. Today is December 30, 2019 at ng oras na ba? 31 na, December 31 kasi 12 na lang madaling araw, 12:06. Sobrang naging busy ako ng araw na to. Sobrang stress ako. So, walang i-share sa inyo. Gusto ko i-vlog to para pag dumating yung panahon, maano ko siya, ma-document ko, mapanood ko lahat ng to. Sobrang stressed ako today kasi kanina, nanggaling kami ng vet. Ito po si Blackberry. Hindi ko po siya napapakilala sa inyo. Hindi ko pa siya napapost sa social media. December 24, dumaan kami ni Daddy Rob at ni Tyrone niya sa Cartimar. Hindi ko sasabihin kung anong shop. Para bumili ng kulungan. Tapos nakita namin itong... Yung totoo, may nagpapatugtog! Oh my God! Kasi ako nag-film ng hapon! Pag uwi dito, may sipod siya. Nalaman namin na itong si Blackberry, meron siyang sakit. Meron siyang virus, ang tawag doon, distemper. Siyang nagtatae. So, ayan na nga, dinisclose ni Tony na meron distemper tong si Bugnot. Based on her history, nakuha ni Blackberry itong distemper from a pet shop. Isa rin to sa mga common situations pagka nakakuha ka ng pet from pet shops. Minsan kasi, sa sobrang dami nilang binibentang aso, hindi na namomonitor na meron na palang sakit yung iba. Nagkakaroon ng paghahawaan, tapos magkakadikit lang sila sa cage and everything. Sa mga balak bumili ng pets, please do a background check do sa pet shop na yon kung kaya nyo. Kasi, Timon, wala silang kaalam-alam, nagkaroon sila ng pet na may distemper. And dito nagsimula yung pagkakadikit hawa nung iba niya ring aso. Kaya nga guys, always check the label. Charot. Itong pinakita niya picture is actually a test kit. Example siya, test kit ng distemper which shows na positive si Blackberry sa distemper. Ano nga ba ulit ang distemper? Distemper is a very contagious virus. Tulad sinabi ko sa dating video, it's from the paramyxovirus. Ano ba usually yung mga nahahawa dito? One example ng family of animals na pwede mahawa sa canine distemper virus, the Canidae family. So kasama dito ang mga foxes, wolves, raccoons, and also dogs. Kahit anong breed yan, lahat ng aso nahahawa sa distemper. Itong virus na to, specifically for those kinds of animals. Pwede rin yung ex mong hayop. Take note guys, dahil iba't iba naman ng species ang mga hayop na to, hindi lahat ng mga sakit na makukuha ng mga aso ay pwede rin makuha ng mga pusa. Pagkonti nyo lang kumain, tapos mainit siya. So dahil nga nag-Christmas, hindi available yung mga vet malapit dito. So kayo na lang namin nadala. Kung may available man, sobrang naging busy kami kasi may mga trabaho kami. Na hawa si Baby Bear at saka si Bugnot. Yung dalawang chow-chow din namin na aso na mas nauna sa kanya. Pareha siya ng tatae. Pag tumae sila, nag-aaboy patay na daga sa bahay. Pare-pareha siya namamagana yung mga butas ng puwet nila. Sobrang siguro nahasta na sila. Met-met siya nagpupupo. Pare-pareha silang hindi kumakain, ayaw nila kumain, ayaw nila ng tubig, hindi sila masigla, yakap lang sila ng yakap, tulog lang sila ng tulog, ayaw nila lang kahit na anong laro, kaya ayun, hindi nila namin sa vet. Hawa, Baby Bear, at si Bugnot, kay Blackberry. Ang sinabi sa akin doon, kapag may nag-start na mag-seizure, pag may mga nanginginig na ganun, pwede kang sumunod nun kapag hindi kayang save. May mamatay sa kanila.
So, sinabi dito ni Mami Tony, yung mga symptoms, may nagtatae, fever, may sinisipon, inuubo, and sinabi rin niya na nahawa nga ni Blackberry itong dalawa, si Bugnot at saka si Baby Bear. Paano nga ba nahawa ang isang animal with distemper? Ganito. Ang virus na to, kumakalat sila through aerosol droplets. Diba? Tatlo yung aso niya, magkakalapit lang naman yan. Mabilis talaga mahawa yung other dogs niya. And I'm not sure about the background nung aso ni Tony Fowler, whether meron bang background or history of vaccination, hindi natin sure. Pero lahat kasi, as sa mga nakita ko, lahat kasi parang ano sila, mukhang puppies pa lang, mukhang bago pa lang sa kanya. Pero dahil nahawa, malaki yung probability na wala pa silang vaccine. Tapos, guys, itong distemper is actually considered na rin as airborne. Ganun kalupet? Ganun katindi? May gamot po ba ang distemper? I can't get tired of telling this, pero wala pong miracle drug ang distemper. Wala pong miracle drug ang distemper. Wala pong miracle drug ang distemper. Again guys, ang kailangan pa rin po dito na treatment para sa aso mo is still symptomatic and supportive. IV fluids for yung kanyang dehydration, dahil nagtatae, nagsusuka, antibiotics to prevent secondary infection para mabuild rin lalo immune system nila, and also nutritional support. And also, pagka may mga symptoms na full seizures, bibigyan naman sila ng gamot for that. Ang ginagawa ng doktor or ng vet is actually building the immune system of your dog, kaya binibigyan sila ng mga ganong klaseng treatments para pagka tumibay na yung immune system nila, matalo na itong virus na to in their body. And take note guys, everything is case-to-case basis ha. Depende pa rin talaga sa needs ng aso, yung bibigyan na symptomatic na treatment or supportive treatment, canine. May Isabel, ate Inishinan, si Bugnot, kumasakalaw ng dinong bayat-bayat mo. So, kailangan continuous monitoring talaga to guys. Once na-confirmed ang aso mo with distemper, kailangan yung treatment mo tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang sa tumibay siya, mabuild yung immune system niya. And pag na-test ulit natin ng test kit for distemper, tapos nag-negative siya, pwede na siyang i-pronounce as survivor. Ano yung asawa kong feeling doktor? Nagsusulat lang ako ng ano. Ganda naman ang sulat mo. Kita. Ganyan na kapahal yung mga aso. Kita. Ganyan na kapahal yung mga aso. Hindi, schedule to na pagkain nila, ng gamot nila. Mm-hmm. Ko na sa ref yung mga kailangan nilang gamot tsaka kung ano yung oras. Eto guys, I will pinpoint some things that I really noticed na medyo sabi ko, why? Bakit naandun yan? One thing that I noticed na nandito, paracetamol. Paracetamol is actually not considered to be given to dogs and cats. Kasi pwede magkaroon ng may tinatawag po tayong paracetamol or acetaminophen toxicity. After 1 to 4 hours of ingestion, magkakaroon siya ng signs of depression, rapid breathing, drooling, mga ganon, and cyanosis or yung pagbablue. Yung dila niya, yung gilagid niya, mapapansin mo, magbablue na siya. Yes, dog! Nagkakaroon yung dog nyo ng red blood cell abnormalities and also kidney or liver damage. There are other antipyretics, analgesics na binibigay sa mga animals. Nagtataka lang ako bakit meron ganyan. Also guys, ito rin napansin ko, nanosilver. This is actually a very controversial drug, like, nano ka? Koniko. If you are a part of dog lovers na mga groups, mga ganun, mga groups FB, ako kasi part rin ako nun kasi syempre dog lover ako. Pero sobrang talamak nitong nanosilvers sa mga ganung klaseng social media sites or kaya sa mga ganung klaseng groups. Ang daming debate about this. Pero kasi, ito yung facts na meron about sa nanosilver ha. Hindi siya FDA approved. So, pumunta ako sa official website FDA at ito yung nabasa ko. The Food and Drug Administration advises the public from purchasing and consumption of the following unregistered food products and food supplements. Kasama sa listahan ang nano silver colloidal.
Since these unregistered food products have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot guarantee their quality and safety. The consumption of such violative products may pose health risk to consumers. I mean, there is a lack of amount of evidence na meron talaga siya mga ganitong certain benefits. And also, there are some recent studies na nagsasabi that it can lead to kidney and liver problems. I also found a study wherein sinabi niya yung silver nanoparticles nitong nanosilver nyo. It can penetrate into the body through the skin, respiratory, and digestive systems. Tapos may mga previous studies yun daw that revealed wherein the silver nanoparticles can tend to accumulate in organs like liver, kidneys, and others. Hence, it can be really dangerous kasi nagkakaroon ng accumulation sa mga vital organs. So, ayun, yun yung napapansin ko dito sa listahan na to na nagtataka ko bakit naandyan. Adilong! Ito matamlay na si ano. Naglalaway na siya. Naglalaway niya lumalabas na sa bibig niya. Dahil na. Kaya mo na muna yung dextrose mag Hindi pwede, Daddy. Magkailan niya mag-gamot eh. Hindi pwede. I can see the desperation in Mommy Tony Fowler. Like, sobrang gusto niya gawin lahat, pero hindi niya alam gagawin niya. Pero sana, I do suggest pagka ganito, isugod na ulit sa vet. Kasi in bad shape na yung aso eh. So ngayon guys, dahil sobrang desperado ako na, nagbumaling yung mga aso, nag-ano kami ng malunggay na dahon. Nag-ano ba tayo ginagawa natin ngayon? Naghihimay-himay kami kasi ang gagawin namin dito, papakuluan namin siya kasi napanood ko sa YouTube na yung ibang mga aso kahit nag-seizure na, nahirapan na sila na makipaglaban sa buhay dahil sa distemper, ito daw yung isa sa mga gamot na makakatulong daw sa kanila. I do get yung desperation ni Mommy Tony Fowler. Sobrang gusto na talaga niya gumaling yung mga aso niya. I do get it. Pero I don't think that's advisable na mag-consult sa YouTube ng gamot sa aso. Ang malunggay, I know it's given to animals na lactating pagka kuwari mababa yung calcium levels nila. And also, kung nagsiseizure na yung animal, please isugod mo na ulit. Tapos maganda pagka ganun, usually ang mga vet nagbibigay doon ng for anti-seizures na klaseng gamot. So, para malabanan nila yung symptoms na to for distemper. And also yung sinasabi niya na parang okay na daw, ganun, nakain na. I guess she's just stating na parang progress to sa animals kasi nakain na before hindi nakain. Pero hanggat hindi na nasasabi na negative po talaga yung animal niyo from distemper, huwag po pa rin tayong maging kampante. Oh my God. Bedridden na siya. Wait lang ha. Masakit mo yung ulo mo. Ha? Anak? Opo. Ha? Tinatawag na yun si Tony. Oh my God. Ano naman? Sobrang mahal. Mahal na mahal. Sobrang mahal. Okay, yun yung first reaction natin sa video dun sa kay Bugnot. Actually guys, hindi lang pala isa yung video na ginawa ni Tony Fowler about her dogs. Meron po tayong tatlo. So next naman, dahil nasa puppy heaven na si Bugnot, ang natitira na lang natin ay si Baby Bear at saka si Blackberry. Meron siya live kung saan diniscuss niya ang nangyari kay Baby Bear and nawala daw si Baby Bear na matay rin po siya. Ito naman, sumunod, ang natitira na lang ay si Blackberry. And then, I found another video kung saan wala nang virus si Blackberry. Let's watch it. Blackhead! Ay, ito na ata yung pinaka Oh my God! The difference from her temperament to sa last vlog. I love the energy! Yes, ako sobrang saya-saya ko sa vlog ko na to dahil sa wakas, okay na po si Blackberry. Yes! Hey! Congrats! Siyempre, wala lang. Ay, nagdala ko. Pero sobrang saya ko ngayon, so
sobrang saya ko na i-vlog ko to. Sobrang saya ko na ma-share ko sa inyo yung negative na ko sa distemper, si Blackberry. Ayan, nalilipot ang yes, negative namin. Na siya. Natanood niyo naman mga besi ko na... Yes, negative na siya. I want to know the confirmation kung nandito sa clip. So ngayon mga besi ko, ipapakita ko po sa inyo yung documentary namin sa pagpunta po namin sa isang kilala na hospital at sobrang ganda ng hospital na to sa Vets in Practice, Mandaluyong. Hindi ko po na-vlog lahat o na-document lahat o na-videohan lahat yung pagpunta palagi namin para magpa-check up, para magtanong sa doktor kung okay lang ba to, okay ba yan. Lahat ng check up niya, lahat ng punta namin dun, hindi po namin na-vlog lahat. So isa lang po to sa na-vlog namin, nagpunta po kami sa Vets in Practice, Mandaluyong. Meanwhile, ano yung nangyayari? Ba't nilalanggam yung akin? Oh my god! Oh my... What the hell? Anyways, commercial. Lumipat siya sa Vets in Practice. Actually, kinala ko na to. Marami silang branches and... Storytime with Anna! Madalas sila nagsasponsor sa mga org activities namin sa CVM, sa College of Vet Med sa UPLB. Another thing, there's nothing wrong kung magpapa-second opinion kayo. So, kung sa tingin nyo hindi nagwo-work yung prescription ng unang doctor, pwede kayong pumunta sa iba, magpa-check up ulit. Parang tayo na, pagkuwari hindi nag-work yung binigay sa'yo ng unang doktor mo, lilipad ka sa bagong doktor, di ba? So yan guys, ayun tayo sa Vets in Practice sa Mandaluyong. Yes, may ad. Will your facial wash... Mandaluyong. Kung hindi nyo alam kung saan tong branch na to, sa may rotonda siya, sa may tapat ng City Hall. Yan. Vets in Practice. Pag pumasok kayo sa loob ng grabe, akala mo totoong hospital. Like, super clean, super nice, and para sa dogs lang yan, like, the best. So guys, ayan. Grabe yung bonding ni Doc tsaka ni Tony. Siyempre, since pwede naman sa distemper room, kaso nga lang, ito lang sa car, para cute. Sinabi niya rin kanina is that may distemper room. Yung ibang mga animal hospitals, like, meron talaga silang separate area for distemper cases. So, doon talaga sila ilalagay agad. Hindi sila ipapasok sa main area kung saan lahat ng animal pumapasok kasi to prevent the spread of the virus. So, dito, kinukuhanan niya ng sample from the eye and also from the nose, yung dog, for the test kit ng distemper. Kinukuhanan natin ang sample sa mata. Ayan. Tsaka sa ilong. Part din po yan ang sa test po. Oo. So, magkasama ko yung serum sa dugo niya, tsaka yung discharges po sa mata, tsaka sa ilong. Ah, okay po. Diyan po malalaman kung negative na po siya sa distemper. Okay po. Napakasaya po ng vlog na to para sa akin dahil sa wakas, meron po mag-vlog ng distemper survivor, which is po si Blackberry. Nakakatuwa naman, it's very fortunate, may nabuhay siyang isang dog na si Blackberry. And again, another important thing to take note from this is vaccination. Here are the things you need to know about vaccination, especially sa mga first time fur parents dyan. Ito po. What are the important vaccines na kailangan ng pets mo? Meron tayong tinatawag na core and non-core vaccines. Itong core vaccines, sila yung must-receive vaccines. Importante makuha ito ng animals mo. For the dogs, ang mga kailangan niyang vaccines ay canine parvovirus, canine distemper virus, canine adenovirus 1 and 2, rabies. And next, we have for cats, feline panleukopenia virus, feline herpes virus 1, feline calici virus, and for rabies rin. Mga importante po yung kailangan makuha ng mga pets nyo, guys, ha? Usually, sa amin, sa vet hospital, sa Los Baños, ang binibigay namin for distemper, for parvo, is yung tinatawag na 5-in-1, which is also known as yung DHLPPI. Ito po, it stands for distemper, hepatitis, leptospirosis, parvovirus, and also parainfluenza virus. Pagka nag-duty ganon, yung binibigay namin. Itong 5-in-1 na to, kailan ba to kailangan ibigay sa animal? It is usually given at least
6 weeks of age ng animal. Tapos yung next is yung rabies. So yung anti-rabies naman natin, it's given to at least 16 weeks of age. And also guys, every after vaccination, ang protocol po dyan is bawal maliguan for 7 days. Yung mga dogs na hindi sanay maligo, ayaw maligo. Technically, nasa stress sila kung naliligo sila, so... It's not a good mix. You need to consult your vet for everything, ask everything about that. Pero yun po ang mabibigay ko information about vaccination. So yun lamang guys! I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And sana may natutunan kayong bago. Mga bagong subscribe sa akin, hello po! Thank you for subscribing and thank you for taking your time for watching my video. And then guys, I do recommend na palagi kayong mag-consult sa vet nyo kung anong pwedeng gagawin, ano nung update sa aso, or kaya magtanong kayo para mas maintindihan nyo kung ano nung nangyari sa aso nyo. And para mas maintindihan nyo yung mga binibigay na medicine sa aso nyo. And comment down below yung mga gusto nyo pang i-react ko. Ara, signing up. Bye! Bye, ang init na po! Thank you.